si Kanigungan. Talaga nga namang nag-break na itong si Muntulpo at itong si Digong. Niliteral na nila ang salitang friendship over from best friend to enemy. So ngayon nga po guys, pinoprotektahan na ni Muntulpo itong si President Marcos. Yan ang gusto ko sa'yo, Mon. Talagang may utang ka na ngayon. Maaasahan at may sense ka na ngayon. Hindi ka tulad noon na barumbado ka. So ngayon nga po guys, alam naman natin no, na hindi na bago na itong si Muntulpo, kung tirahin niya man itong si President Marcos. Hindi na sa atin bago yun. Kung tirahin niya sa issue ng bigas, issue ng inflation, hindi na bago yan guys. Kung siraan man, kung sakali ni Muntulpo itong si President Marcos. Kasi nga po guys, in the first place, itong si Muntulpo, inappoint po ito bilang Special Envoy for Public Diplomacy of China ni former President Duterte. Talagang close yan guys. Close, malapit ba itong si Moon at itong si Digong? Pero guys, sa nangyayari ngayon, parang mukhang nag-iba na ang ihip ng hangin. At nakikitaan natin guys ng potential na itong si Muntulpo ay pro-administration. Which is, yan po guys ang ating nagustuhan. Medyo naging pro-administration na siya ngayon. Unlike nung unang taon ni President Marcos na lahat, di ba, na ginagawa ni PBBM ay tinitira niya. Pero ngayon, nagbago ba yung ihip ng hangin na tauhan, goods na kami ni Muntulpo? Bet na kita ngayon sa mga ginagawa mong tama. So ngayon nga po guys, nagsalita itong si Muntulpo ng birada niya. Kasi alam nyo naman no guys na apat na ang nakabimbin na koronang warrant of arrest dito kay Kibuloy. Kabilang na yung warrant of arrest sa Senado, kabilang na din yung warrant of arrest sa Kamara, sa Davao Court, at yung recently guys is yung sa Pasig Regional Trial Court. So yun nga po guys yung binoboses ni Muntulpo. Na apat na ang kanyang warrant of arrest despite sa sandamakmak na warrant of arrest ni Kibuloy. Bakit parang ang tagal pa din pong mahuli? 'Di ba nagtutulungan na nga yung NBI, PNP ng Davao, Senate Sergeant at Arms sa pagre-raid dito sa mga ni Kibuloy, napuwing tuloy ako. Dito sa mga properties ni Kibuloy, pero parang bakit wala pa ding movement? Almost a month na, bakit hindi pa din nahuhuli? 'Di ba may nauna ng warrant of arrest na dalawa, nasundan pa ng isa at nasundan ng sa Pasig. Tapos bakit hindi pa din daw po na aaresto itong si Kibuloy? At yung naiinisan ni Muntulpo, bakit palaging clueless ang PNP ng Davao? So ngayon nga po guys, nagsalita itong si Muntulpo. Talagang binanatan niya itong mga makapangyarihang tao sa Davao. So sabi niya, 23 hours, actually kagabi ko pa to nabasa. Pero nung nabasa ko to kagabi, in-screenshot ko lang, tapos biglang nalimutan sa isip ko pagising ko sa umaga. Buti na lang nag-browse ako ng mga picture dito sa sa cellphone ko, nakita ko tong balitang to. Kahapon lang po to pinablish ni Muntulpo. Anyway, ang sabi niya, nagmumukha na pong tanga ang gobyerno sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy dahil siya ay pinoprotektahan ng mga makakapangyarihang tao sa Davao City. Sa pool. Yun yung tama talaga na term. Kaya hindi mahuli-huli kasi merong mga protektor. Tama, Simon. So ngayon, sino nga ba ang tinutukoy ni Muntulpo na protektor, mga malalaking taong pinoprotektahan itong si Kibuloy? Para sa akin guys, kahit man itanggi ito ni Digong, kagaya ng pagtatanggi niya sa secret gentleman's agreement, hindi natin maitatanggi na itong si former President Duterte ang administrator ngayon guys ng Kingdom of Jesus Christ. So hindi ko sinasabi na tinatago ni Digong itong si Kibuloy, pero
Sino nga ba yung mga makakapangyarihang tao na pwede, allegedly, na magprotekta kay Kibuloy, lalo pat sila, iisa yung boses nila? Marcos Harsain! Marcos Adik! Marcos na G6 Orgies Magnanakaw! Diba? Yan yung boses nila. Now, diba, itong si ano, itong si Muntulpo. Kaya hindi kayo mahuli ng gobyerno, pinagmumukan yung tangang gobyerno kasi pinoprotektahan ng ano, mga malalaking tao itong si Kibuloy. Which is, sumingin sa utak ko ha, sino nga ba yung mga malalaking tao doon sa ano, sa Davao? Wala naman siyang minention, pero sa aking palagay, ang malaking tao doon sa Davao, si Digong, yung hepe ng Davao, si Baste, si Sara, si Pulong. Sila yung mga malalaking tao ng Davao, pero hindi naman sila minention ni Ramon Tulpo. Pero sino yung tinutukoy niya? Si Baste kaya na ayaw makialam sa kaso ni Kibuloy? Or yung hepe na close ni Kibuloy? Itong si Delvo, yung hepe ng Davao, close ni Kibuloy at magka-birthday pa? Sino kaya sa kanila ang tinutukoy ni Ramon Tulpo? Pero sa akin guys, kahit utuin man tayo ni Digong, ano yung sabi niya? Magbibigay daw siya guys ng reward money sa taong makakahuli mismo sa bahay ni Kibuloy para malihis yung issue. Na. Pero sa akin guys, huwag niya namang utuin ng sambayan ng Pilipino. Hindi naman ba kami pinanganak kahapon? Ala nga naman, ipagkano na umuang iyong sarili. Diba? Hindi mo talaga gagawin yun, syempre. Hindi mo talaga yung itatago sa bahay mo. Pero, sa mga secret place, mga hideout, posible. Diba? Pero hindi ko sinasabing ginawa. Posible lang. Diba? Anyway, sabi pa dito, gusto nila talagang mahanap ang appointed son of God. Madali lang magbigay ng malaking pabuya sa sino mang makakapagturo kung nasaan si Kibuloy. Yung mismong kasama niya sa pagtatago ang magtatraidor sa kanya. Posible din yun, guys. Hindi man ilabas ng kung sino man itong si Kibuloy, pero pag mayroong malaking pabuya, except sa mga Duterte, kasi alam naman natin na may pera yung mga yan, kasi may 51 billion ba naman? Kuno. Tapos, 125 million. Ano, nako. Accepted na yan, guys. Magbigay ng malaking pabuya, yung mga maliliit na tao na makakapagturo kay Kibuloy, nako. Talagang sila yung mag-uudyok na ituro itong si Kibuloy. Kahit nga, guys, yung miyembro ng KOJC, yung mga posibleng magtataksil pa kay Kibuloy, ha? Pwedeng magsalita yan. Ha? Pwede silang magsalita at ituro, ikanta itong si Kibuloy. So ngayon, ano yung punto ni Muntulpo? Na hindi mahuli-huli itong si Kibuloy, bagkus nga pinoprotektahan siya ng mga malalaking tao dyan sa Davao. Which is wala naman siyang mention kung sino yung mga malalaking tao na yun. Pero, alams na. Diba? Alams na. So anyway, yun lamang po guys. So, shinel ko lang sa inyo. Kakaiba kasi itong si Muntulpo. Actually, nagugustuhan ko na siya as time goes by. It's me again, si Mimalicia nyo guys. At nagbabalik ulit po para sa ating panibagong video.